Hey guys! Hey YouTube! Hey Matt Talkers! This is Kuya Matt and you're watching Matt Talks. It's almost a year nung nagawa ko yung tips kung paano ma-fall si crush sa'yo. In fact, yun yung one of my highest viewed videos. Alam ko na na-enjoy nyo at marami kayo natutunan. But anyhow, I want to give you a part 2. Part 2 nung tips kung paano ma-fall si crush sa'yo. And I hope this can also help you to know kung paano siya ma-fall sa'yo. Alright, so let's watch this. Number 1, huwag maging mahiyain. Para ma-fall si crush sa'yo, para si crush ay magkagusto sa'yo, what you can actually do is be confident. Ang ibig sabihin ng be confident ay may tiwala ka sa sarili mo na i-approach siya at gawin mo siyang kaibigan. One of the reasons kung bakit hindi na fa-fall si crush sa atin is because hindi niya tayo kilala. Hindi niya alam kung ang pagkataon natin, hindi niya alam kung paano natin siya pasasayahin. At magsisimula yan kung ikaw ay hindi mahiyain. I actually have a video on how to be confident. You can watch that para matulungan ka. Pangalawa, tingnan mo siya sa mata. Every time na kinakausap mo si crush, dapat hindi ka nakatingin sa ilong niya, hindi ka nakatingin sa labi niya, hindi ka nakatingin sa hikaw niya, o sa kahit anumang lugar. Dapat, pag kinakausap mo siya, dapat mata sa mata. Hi crush, ako nga pala si Matthew. Hi, kumusta? Okay naman. Okay din ako eh. Pangatlo, alamin mo ang kiliti niya. Ang ibig sabihin nito ay dapat alam mo kung ano yung nagpapasaya sa kanya at alam mo rin yung hindi nagpapasaya sa kanya. Siyempre, since gusto mo nga siyang makilala ka at gusto mo na somehow ma-fall siya sa'yo, what you can actually do is alamin mo yung mga bagay na kakapagpangiti sa kanya at yun ang dapat mong gawin. Gawin mo yung mga bagay na sa tingin mo that will make his or her day happy and positive. Pang-apat, alamin mo ang nakakapagpakilig sa kanya. Iba ang nakakapagpangiti or mga kiliti niya at iba rin naman yung nakakapagpakilig sa kanya. Ano yung sa tingin mo nakakapagpakilig? No. Ano yung sa tingin mo ang nakakapagpakilig kay ex? Example, kung si ex. Ano yung sa tingin mo yung mga nakakapagpakilig kay crush? Example, ang gusto pala niya mga flowers. Okay, why not bigyan mo siya ng flowers or like chocolates or anything na sa tingin mo na that will work para makuha mo ang kanyang kilig moment. Panglima, call him or her differently. Halimbawa, kung mga kaibigan niya ang tawag sa kanya ay let's say Matthew. Ako, pangalan ko Matthew, ang tawag sa akin mga friends ko halimbawa Matthew. Syempre ikaw dapat ang tawag mo sa kanya hindi na Matthew, pwedeng tawag mo sa kanya Matt or kaya Matty. Anything na may term of endearment. Ang ibig sabihin, you're actually creating that specific nickname sa kanya para malaman niya na iba ang trato mo o iba ang turing mo sa kanya. Pang-anim, maghintay ka. Okay, tama ang sinabi ko. Maghintay ka. Hindi porket gusto mong isang tao, hindi porket gusto mo na maging close kayo, dapat agad-agad na parang wala na patumpik-tumpik diretso agad. No, that's not how it goes. Actually, everything takes time. Be patient, katulad nga nung sabi ng isang friend ko, dapat matuto tayo maging patient sa lahat ng bagay. So, on your end, dapat matuto kang maging patient, okay? Ibig sabihin, unti-untiin mo na kaibiganin siya, kuhaan yung loob niya, kilalanin siya in everything and everything. And everything will fall through. I hope guys, may natutunan kayo dito. Alam ko marami pang mga tips, reasons, kung paano ba ma-fall si crush sa'yo. But anyhow, after watching my first video on tips kung paano ma-fall si crush, you can also watch this video para matulungan ka kung paano pa siya lalo ma-fall sa'yo. Alright guys, please don't forget to like and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell button below. This is your Kuya Matt. Thank you for watching and peace. Ito, peace out.